Magandang umaga mga bata. Narito tayo muli sa ikatlong markahan ng MTB unang linggo. Ang paksaan natin sa linggong ito ay ang pagtukoy sa mga bahagi ng kahayagan. Natutuhan mo sa nakaraan ang markahan ang tukoy sa mga panghalipong pananong at mga wastong pananalita o ekspresyon. Nakilala mo rin ang mga tayutay na metafora o pagformatus, personifikasyon o pagtatao at hyperbole o pagmamalakas. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa pahayagan tulad ng pagkikita mo sa larawan sa ibaba. Pakikilala sa iyo ang mga bahagi nito at ang mga informasyon na kapaloob dito. Sasagutin mo sa araling ito ang mga katanungan may kinalaman sa nilalaman na pahayagan. Narito ang halimbawa ng mga bahagi ng pahayagan o ang isang itsura ng pahayagan. Nakapagdala pa kayo nito? Okay, bibigyang pagkakataon ka na mapag-isipan o pag-isipan ng mga nilalaman ng bawat bahagi sa tunog ng mga gawain. Pagkatapos ng aralin ito, inaasahang natutukoy mo ang mga bahagi ng kahayagan. Inaasahan din na kapagbibigay ka ng sariling reaksyon o opinion sa mga balita at isyong nakakita ka na ba at nakapagbasa ng pahayagan. Ano-ano ang mga bahagi meron mo ng isang dyaryo? Tingnan mo ang mga ito at ang impormasyong matatagpuan sa bawat bahagi. Ang pahayagan o dyaryo ay isang mabuting sanggunian sa pagkuha ng mga impormasyon. Mababasa mo dito ang mga napapalangon at sa ibang balita sa loob at labas ng bansa. Nagtataglay rin ito ng iba pang mahalagang detalye tungkol sa iba't ibang bansa. Tingnan natin kung ano-ano ang mga bahagi ito. Una, pamukhang pahina. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pahayagan kahit dito mababasa ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Balitang panlaitin. Mababasa mo rito ang mga balita mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Balitang panlalawigan. Mababasa rito ang mga balita tungkol sa mga pangyayari sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Kasunod ay ang pahinang opinion. Dito mababasa ang mga personal na opinion, palagay at puro-puro ng mga manulat tungkol sa iba't ibang napapanahong baksa at balita. Mga bata, tingnan mabuti ang mga bahagi ito para matukoy ninyo ng maayos ang mga sasagutan natin sa tuwing pagkakulong. Ititorial. Mababasa rito ang personal na murumuro o pananaw ng pagtugon o editor tungkol sa isang mainit at napapanahong bansa. Anunsyo klasipikado. Dito mababasa ang mga anunsyo sa iba't ibang hanang buhay. Pinagpili tulad ng sasakyan, bahay, mga kagamitan, kundi ng mga pinaupahan, serbisyo o baglingkod at iba pa. Sa tanging ng tanain naman, mababasa rito ang mga artikulong nagtatampo ng espesyal na tao, lugar, pangyayari at iba pa. Sa pahinang panlibangan, mababasa sa pahinang ito ang mga balita tungkol sa mga artista o showbiz. Kayo din ang mga babasahin panlibangan tulad ng comics, crossword puzzles, horoscope, sa pahinang sports, dito mababasa ang mga balita
tungkol sa palakasan o sports at mga manlalaro. Sa obituaryo naman, naglalaman ang umpay na ito ng anunsyo ng pangalan ng mga natapos mong basahin o ating bigyang pansin na sa mga tungkol sa bahagi na nila naman ang pahayagan, kaya mo na bang pagpiliin ang mga ito? Subukin ang sariling kakayahan sa turo ng sumusunod na sa gawain pagkatutupin ng isa, subukin ang bahagi ng pahayagan na ipinapakita sa larawan, piliin ang mga sagot sa loob ng kahon. Sulat ang mga ito sa inyong sagutang papel. Okay, tingnan mabuti mga bata ang larawan at pinito. Sa unang bilang, tingnan mabuti. Ang nakapaloob dito, bata, editorial, Pitay, kailangan nga ba? Or Pitay, kailangan nga ba? COVID-19, kailan ka? Sa pangalawang bilang, tignan mabuti, handog, classified ads. Pangatlong bilang, handog, presyong bigas, tumaas. Sa pang-apat na bilang, ang pamamaril sa Tarlac. At ang panglimang bilang, itignan, handog, lahat hamarin. Okay, kung matutukoy nyo, okay, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan. Okay, mga bata, narito ang mga kasagutan. Checkan ang inyong mga sagot. Sa kapilang, ito ay editorial. Pangalawa, anunsyo klasifikado. Pangatlo, pangmukhang pahina. Pangapat, balitang pantalawigan. At ang panglima ay tanging natalay. Ngayon mga bata, sagutan ninyo ang gawain ko. Katuto bilang tatlo at bilang lima sa at ang sa class 2. Maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita.